Would you say, okay, honestly, Raf might be watching this, between you and Raf, who chokes more? What's up, guys? Today, I'm joined by Nestor Redulla. He's actually one of the Philippines top lifters as well. So I guess that's a theme that I'll be having in this channel, that almost everyone that I'll be having on the show is one of the Philippines' best. And to give you guys, the audience, an idea on how strong or how decorated Nestor is, ano yung squat bench deadlift mo? Best all-time mo? All-time best ko sa squat is 272. 600 pounds. And okay. Sa bench press, 147 kilos. Then sa deadlift is 310 kilos. So, how long have you been competing? I think magna 9 years na ata. 9 this years year, na? 8 or 9 years. Yan. So, before we actually started shooting, I asked Nestor kung na ilang gold, silver, bronze na siya. Hindi niya alam kasi sa sobrang dami niya. But hindi ko na mabilang. Mga 12 to 15 gold medal. Mga 12 to 15 siguro, more or less. Then, it's only like, only a few competitions that he never won. So, almost every competition, he basically won because of how strong he is. But as you can see, with the 272, 147, and 310 for a total of whatever that total is, it's really, really strong. And you are only 25 years old. So, a lot of people are going to be surprised by that for somebody as decorated as him to be 25 years old. So, for the most part, this podcast is going to be about Nestor, not necessarily on his lifts. I just want people to get familiar with Nestor as he is as a person. And before shooting, I told him, bro, just relax ka lang, just a chill podcast. But I actually lied, because right now, I'm going to be putting him on the spot. The very first thing I'm going to bring up is, in the past week, you called out somebody who was doing the sumo deadlift, or you were calling out the sumo deadlifters, saying that the true version, yung tunay na deadlift, yung conventional deadlift. So in other words, kung tunay na deadlift yung conventional, fake deadlift yung mga sumo deadlift. So what do you have to say about that to all the people who got that this week? Ano lang yun? Joke lang yun, guys. Joke lang yun. Actually, I was actually doing my research. Nahuli ko si Nestor. What do you call this? I was looking through his Instagram. I was looking at his deadlift videos. 9 out of 10 deadlift videos were sumo deadlifts. So, he's a one big hypocrite. Wait, kasi... ano, sige. Yung kalahati nung Instagram ko, marami akong video na conventional. Eh, di pa naman ako active sa IG nung time na yun. Hindi. Nung college ako, so... Just saying, 9 out of 10 deadlift videos were sumo deadlifts. Isa lang yung conventional eh. So, he's just a one big hypocrite. Hindi. Ano yun? Basta marami lang akong dina-record na conventional, pero nag-start talaga ako conventional dati. Okay, so everyone knows that you're such a great lifter, but what not everyone knows also that as great as a lifter you also are a great artist. Specifically, what branch of artistry is that? Comic books. Comic book. Mainly yung specialization ko. Comic book colorist. Colorist, so okay. Nagkukulay ako ng mga drawings, ganun. What made you start? Like, did you like read a lot of comic books before? Before nagbabasa ako nung college talaga ako. Pero hindi siya yung as in avid na reader, yung may matripan lang ako na titles. Fair fan ka. Tapos yung favorite mo, sorry. Anong favorite na favorite comic book in general? Title? Spider-Man saka Hulk. Saka Deadpool, okay. Yun ang talagang favorite ko. Pero mas ang siguro ang pinaka-favorite kong character si Venom. Mas favorite ko siya kaysa Spider-Man. Oh, it's pretty bad. Parang yun natin yung pinakamarami kong collection na comics sa bahay. Spider-Man and Venom. Okay, you still have all of them at this day. Pero wala siya ngayon sa apartment ko kasi iniiwan ko siya sa Bulacan eh. But it's still within your family. Okay, that's really amazing naman din. So, what made you, like, you enjoyed reading comics? What made you want to actually start coloring? Actually, kasi nag-aaral ako before. Ang major ko is digital animation. Okay. So, dati kasi, marunong ako mag-drawing, pero yung drawing ko, as in yung sakto lang. Hindi ako sobrang galing talaga mag-drawing. Tapos parang lahat ng batchmates ko, marami magaling mag-drawing. Tapos, parang naisip ko na mag-specialize sa isang, specialize sa isang skill. Tapos na-discover ko nung time na yun na may, parang first comic na binili ko. Parang bumili ako yung sa Comic Odyssey, kung alam mo yun. Merong mga tigti 20 pesos na bin dun. Yung mga back issues. Tapos bumili lang ako ng siguro 5. Yung mga trip ko lang random na titles. Okay. Tapos nabasa ko dun sa likod na may job na specific for coloring. Tapos sabi ko, parang okay yun ah.
Tapos nag-search ako sa YouTube ng mga tutorial. Tapos yun, may nakita ko, tapos dun ko siya inaral lang. Bumili ako ng tablet din nung time na yun, yung first tablet ko. Ah, so yung first time mo mag-coloring, digital na kagad, hindi na siya, you didn't go through that. Marunong ako mag-color sa... With paint or whatever? Hindi paint. Ano yung ginagamit ko, pastel. Pastel sa color pencil. Pero yung mas na inaral ko talaga yung ano, yung digital talaga. So hanggang yun, nung nag-search na ako ng mga tutorials, tapos pinapractice ko lang. Kasi then, nung time na yun, kaka-shift ko lang din from computer science kasi talaga ako dati. For 3 years, tapos nag-shift ako ng art major. Tapos parang nag-aral ako nung parang semester bago yun, summer. Nag-aral, advance ako ng pag-aral nung mga Photoshop, ganun, na art. Tapos yun, pinractice ko lang siya hanggang sa parang and nag-enjoy ako. Na-enjoy mo pa rin? Oo, sobra, sobra. Yeah. Okay, that's really good naman din because actually, that's a good thing that you were able to specify like which specific part of it. But you've been, how long have you been coloring now, like professionally? Yung parang kumikita na ako, ganun. Siguro, kasi yung naging kita na siya ako. Yung seryoso na full-time talaga, siguro 3 years. 3 years na. Pero before yun, siguro mga 6 years na ako in total. Okay, pero yung 3 years na kalahati nun siguro, nung college pa lang kasi ako nag-color na ako. Pero hindi pa siya yung as in commissions. Okay, parang nagkaroon na ako ng commissions, first commission ko nung graduating ako. So, yan yung 3 years ago? Tapos, tuloy-tuloy na siya hanggang nag-work ako. Tapos yun, hanggang ngayon, full-time na siya. Pero since naka-ilang, what you call, coloring ka na, do you think that you can actually now draw your lines na? Or do you think coloring ka na buong buhay mo? Coloring lang talaga. Okay. Kaya ko mag-drawing, pero parang... Not to the same level as me. Oo. Oh, okay. Tsaka, ano eh, parang magpo-practice na naman ako ng bago. So, might as well mag-specialize na lang ako dun sa isang... Para tuloy-tuloy. Oo, oh, para tuloy-tuloy. Oh. Try enjoy mo naman din, you don't wanna force it na rin eh. Who's your... So, since you said Spider-Man is your favorite, or Venom is your favorite, siya ba yung pinaka-favorite mo i-color? Example, may nag-commission sa'yo na... Oh, sila. Parang pagka... yun yung mga natatanggap ko na cover, nag-enjoy ako. Spider-Man, yun, Deadpool, si Hulk, Venom. Though pag Venom, hindi naman siya masyadong didkulahin. Okay. Kasi black na siya eh. Unti-unting render na lang. Pero pag majority Spider-Man talaga, sobrang nag-enjoy ako. Parang yun yung dream title ko eh. To be, gusto ko maging colorist na ng Spider-Man. How did you get your like commissions? Like, of course, you started on your own muna. How did people recognize your ano lang, pinopost ko lang siya sa Facebook. Tsaka ano kasi ako eh, nung before, pag may nakita akong artist na yung sa suggested friend, tapos nakita ko magaling, in-add ko lang talaga ng in-add. Okay. Para, kasi parang network kasi yun eh, pag sa future. Kaya nagpo-post ako na nagpo-post. Tapos yun, may nagre-refer lang sa akin. Tapos hanggang sa napansin nila na medyo okay yung trabaho nito. Magaling, huwag na humble. Magandang gawa mo. Sakto lang. Tapos yun, nag-message sila sa akin pagka gusto nila magpa-uli. Hanggang sa tuloy-tuloy na lang siya. Dahil kilala ka na. Like, so may it's just repeating clients. Oh, medyo. Marami na. That's really good. So because that means they earned your trust na. Or you earned it. Okay, that's really good. Sige, now to move on from the coloring or from the artist, one thing that Nestor and I bond over dearly would be the love of anime. So, it's really, like, actually, if you were to ask most Filipino lifters or within our age, or like mid-20s, parang lahat tata tayo. Almost all of us are also weeb. So, if you see a lifter... Sakto lang ako, sakto lang. No, he's a big weeb. So, if you see a lifter that's probably mid-20s, or like probably in teenage years, they're probably listening to some weeb stuff on Spotify naman din. And one thing that's, my favorite, would be Kimi No Nawa. Oh, syempre. So, yung background music kanina. Yeah, he told me a while ago that Kimi No Nawa is actually his alarm. Oh, alarm. And if you were to, actually, can you show the camera? Yung wallpaper. Pinatay ko eh. Okay, anyway. Pinoff ko eh, kasi baka may tumawag, istorbo eh. His wallpaper is also wallpaper Kimi No Nawa. So, such a big beef is. Okay, we were talking about a while ago that Kimi No Nawa is probably your favorite movie na, no? Anime movie. Oh, Kimi No Nawa talaga. Did you cry? The first time. Takto lang. Takto lang? Dude, just look at the camera. Don't lie. Ano lang. Unti lang. Napapost lang ako nung sa twist kung di nyo pa napapanood. Pero dapat napanood yun na yun. Parang pinost ko lang saglit yung laptop. Parang, wait. Ano nangyayari? How many times did you watch it na ito? Sobrang dami na. Sobrang dami na, ano? Lagpas na ng 10. Lagpas na ng 10 for sobrang sure. Sobrang dami ko na siyang... Tsaka ilang repeat na rin sa Spotify playlist, no? Madami na. Sobrang dami na. Pero ever since then, like, we had this conversation before we started shooting. Ever since we watched Kimi No Nawa,
yung standards natin sa pagkakas na ano. Parang pag yung mga bagong anime doon, gusto ko na compare eh. Pag mga movie. Parang, I mean, they're good. Example, yung follow-up niya, yung Weathering With You, as good and as great as it can be, if you were to compare talaga to Kimi No Nawa, layo. Oh. Like, the love story is really different eh. Tsaka yung, ano yung plot nung story ng Kimi No Nawa, medyo malupet. it's really deep. It's really deep naman din. Alright, since we're talking about anime, I think I saw a post of yours within the past week. Your favorite character is Mike Guy. Dude, si I Madara. Swear, I love him. Like, Madara's pinnacle also, pero dude, I swear, ever since... Sobrang nakas niya. Sobrang, what's his... OA lang niya palagi, and I love that. Sobrang astig nung character niya kasi. Tapos, yeah. Lalo na nung naglaban sila ni Madara. Oh. Lalo ko siyang na... Yan yung pre-workout ko lang. Well, di, oo. Like, atang pinapanood yung video nila ng laban nila ni Madara lagi, araw-araw. The eight gates. Actually, yun yung wallpaper ko, di ba? Kung nakita mo sa story ko. Si Madara, si Mike Guy, tapos si Madara. Look at this dalawa. Freaking weeb. Kung hindi Kimi No Nawa yung wallpaper Naruto. Niya si Mike Guy. Personally, alam mo yung sa YouTube, yung Death Battle? Alam mo yung YouTube channel? Oo. Pero hindi ko na siya nasubaybayan, pero alam ko siya. Nakita mo, may Mike Guy versus All Might. Ay, meron? Oh, meron. Hindi ko pa napapanood yun. Within the past year lang yata. Sige, I watched it na. I know the result. Who do you think would win? Mike Guy or All Might? Siyempre si Mike Guy. Para sa akin. Yan final answer mo. Mahina si All Might. So, oh, mga haters. Daming haters na yun, fight bro. Me. Pero tama ka. Yung sa YouTube channel niyan, Death Battle, they said that Mike Guy would win. And yung difference ng strength nila, siguro mga times 100 or times 150 yung difference ng power. As in yung actual force output. Kasi kukumpara mo pala yung si Madara yung kalaban niya eh. Parang kung merong kayang sumabay kay Madara na yung level niya. Eh si Madara parang siya yung pinakamalakas na. Siya na talaga, Madara yun eh. Sa anime parang isa sa pinakamalakas na character eh. So, siya yung kukumpara mo sa kanya eh. Nakita mo yung post ni Raymond? Yung habay. Pero binasa ko 'yun, binasa ko. Pero ang haba. Like, shit. Siya ba nag-type noon? Di ko comment nga. Kung siya ba nag-type noon talaga. Let's call you out. Did you write that comment? That sounded just like sobrang haba, sabi ko. Siya ba nagsulat nito? I knew that he was an anime fan. Sobrang haba, grabe, sobrang in-depth yung ano niya eh. Yung explanation niya. We're talking about Raymond. He was in a previous video. That guy is also a huge weeb. Like, crazy, crazy. I mean, literally, he's a huge guy. He's a huge weeb as well. So, yeah, it's crazy. Actually, in the following guest that this show will have, it is going to be with weeb lifters as well. So, if you're a weeb and if you love lifting, you might want to subscribe to the channel. Subscribe. Alright. Since we talked about anime, now, something that is also really dear to our hearts would be video games. Recently, if you guys aren't familiar with Nestor already, he just started or he's been more consistent with his streaming. What's the name of your stream channel? General, subscribe. Why General? Ba't ka naging General? Yung General kasi na in-game name ko, actually nang galing yun sa ano, sa kung masi-search nyo yung picture ni General Luna, meron siyang picture sa internet na yung black and white. Okay. Tapos sa office yun eh. Yun kasi yung picture ko sa Skype na. Tapos akala ng mga office mate ko, ako yun. Akala nila in-edit ko yung itsura ko dun. Pwede mo i-search yun, tapos post mo na lang siguro. Show mo na lang din. Akala nila ako, kamukha ko daw kasi. Kasi may balbas ako, di ba? Okay. Tapos yun, tawag nila sa akin, General Luna. Kaya ginawa ko, General na lang. Oo, kasi ang baduy nung pangalan ko dati, Nestor eh. May H, parang Jeje. Kaya... Nestor, saan yung H? Sa ano? Thor. Nestor. Yung kasi in-game name ko dati. Tapos, sabi ko, shit, ang baduy. Tapos, pinalitan ko ng General. Kasi yun yung tawag nila sa akin eh. Kaya, yun, ginawa ko. Ginawa ko lang 4 yung A para iba. Para iba. Tapos mo talaga yung General naman din eh. In all of the games that you've posted already, which scary game would you say is the one that you got scared the most? So far, ngayon, yung ano, Infliction. Infliction. Tsaka yung Visage. Sorry, I didn't get to see. Pero posted na to, no? Yung Infliction natapos ko na. Okay. Parang yun ata yung second game yung natapos sa stream. Yung Visage hindi ko pa natatapos. Hindi matatapos, yeah. Okay. Pero parang feeling ko mas nakakatakot siya sa Infliction. Infliction. Based dun sa nalaro ko. So parang 3 hours pa lang ako. 3 hours pa lang, okay. Yung napanood ko sa sayo, yung Outlast, tsaka yung
Emily wants to play. You outlast kasi na I watched the let's play of that na so and you naman where the jump scares would be pero yung Emily like even though ako tawa to that kasi number one fear ko dolls as in sobrang creepy ng itsura nila eh. Super duper creepy. Diba hindi man siya AAA game? Hindi siya AAA game. Pero yung, what's the name of the other guy? Yung clown? Si, nakalimutan ko eh. Basta yung isa si Chester, nakalimutan ko yung pangalan nung ano eh, nung clown eh. So I know you gave him a funny name eh. Basta, oo, nakalimutan ko yung pangalan niya eh. So ano yung, sino makalaban mo? Si Chester, the clown, tapos si Emily yung, mismo? Si Emily, tapos yung isa pang doll niya na babae. Na maliit. Yung katawa, I swear. Yung parang black lang yung eyes niya. Tapos talaga yung... Nasatakot yung clown. Nasatakot yung clown din talaga eh. It's really crazy. What do you call this? Are there any other games that you plan to stream or post about in the near future? Madami, sobrang dami. Pero mostly... So, ano yung next in line mo? Pag natapos ko yung Emily Wants to Play na 1, may isa akong game na pinaplanong i-stream yung ano, Layers of Fear. Layers of Fear. Oh, para, yeah, actually, horror game siya, tapos yung character niya kasi parang painter. So, okay. Eh, syempre artist ako. Baka, so baka really... makarelate ako ng konti. Kaya yun yung next ko na in line. So, if you guys want to see Nestor play Layers of... What's the full name? 7 Layers? Layers of Fear. Layers of Fear. If you want to see him play, please do subscribe to his channel naman din. So, in your streams, one thing I would see you do often, aside from scary games, you'd be playing Rainbow Six Siege. Rainbow Six Siege. You'd be playing with Raf Kahilig. Madalas kami nag-a-lam. He's also somebody that I will be having on the show. Also, one of the Philippines' top lifters. Would you say, okay, honestly, Raf might be watching this. Between you and Raf, who chokes more? Parang ako ata. Ikaw yata. Aminado ako kasi madalas ako yung naiiwan eh. Tapos nag-choke ako. Kinikayo ka ba ni Raf? Oh, mas magaling sa akin si Raf. Aminado naman ako, mas magaling si Raf sa akin. Okay, wow, bait mo pala. Totoo naman, hindi naman ako magano, magmagaling. Hindi naman ako magaling talaga, sakto lang. Pero Rainbow Six lang yung nilalaro nyo. Rainbow Six. No, before nilalaro kami World War Z, pero nagsawa na rin kami. Nagsawa na rin, so okay. Pero majority yun lang nilalaro namin dalawa. Si Raf ba, like, I know he streams also. Does he have like a formal channel similar to yours? But wala. Sa ano lang siya, personal account lang niya. Nagli-live lang siya. Okay, well, Raf, if you're watching this, please start na. Para... Sabi ko, gumawa na siya eh. Diba? Actually, it's gonna be really good naman din. Diba? Actually, it'll be a nice, how do you call this, crossover. Two Philippine lifters who are also playing Rainbow Six Siege, diba? Now also big, super big weebs naman din. Mas big weebs sa akin si Raf. Totoo, okay. Raf, not to call you. I'll probably mention this when you're here in the show then. Pero, diba, Nestor was also, actually he was in Kinetics Record Breakers. Kinetics Record Breakers is one event that we had last year. Like, it featured all of the strongest lifters in the Philippines. One thing that Nestor competed there as well. One thing that's really, really funny about Raf is that right before he did his max effort lift in the deadlift, he was watching the final fight of All For One versus One For All. No joke, he was watching it on his phone, listening on his earphones. I was like, what the hell is this guy watching? When he went to the platform, I checked his phone. sorry. Yeah, sorry. We love you, Raf. So yeah, let's talk about more of his weakness. We talked about what you call your streaming, your love of anime, and of course your job as a colorist. Let's actually talk about lifting na lang din, kasi I guess a good number of the people who subscribe to this channel who are interested want to know about your lifting. He's also, we didn't mention a while ago, he competed in the international level. What countries did you ever visit to before? Like as a Philippine representative? Dalawa pa lang eh. Uzbekistan tsaka yung nakaraan sa Malaysia. Yung sa Uzbekistan, you were... This is 2015 weightlifting. Or 2016? Hindi ko na maalala. Parang 2015, 2016. Okay. Yun yung sa Philippine team ba ako before. So yan yung first time mo mag-compete? This is for weightlifting, sorry. Specifically. Yun yung first na international. Yung una ko dito lang eh. Yung bench press. Bench press only. Were you scared? What do you call this? Going into like, oh shoot, I'm representing the country, or parang confident ka rin mas malakas ka? Mas takot ako doon sa biyahe. Biyahe? Ba't ka takot sa biyahe? Sa plane? Lalo na nung last time sa Malaysia, kasi ako lumabas eh. First time ko lumabas ng bansa na wala ako kasama. Okay. Natakot ako doon
Usually naman sa competition, sakto lang. Kasi pag nag-prep naman ako, alam ko naman pag maayos yung prep ko. Na, so, kaya mo naman din. Mas mahirap pa yung training sa competition. Pero mas, naging... mas natakot ako dun sa biyahe ko. Kasi baka saan ako mapunta? Pwede ka naman naligaw? Hindi naman, hindi naman. Hindi ka naligaw? Hindi, hindi ako naligaw. So, Malaysia, ilang days ko, ilang weeks ka na sa Malaysia? 4 days ata. 4 or 5. Okay. 4 days ata. I think 4 days. Pero so, before, I'm assuming, after the comp, naka-tourist ka naman. May 1 day ako na nag-ikot ako. Okay. Pero yun din yung day ng alis ko. Okay. So, hindi ka niligaw naman. Hindi, nag-grab lang ako na nag-grab eh. Gumastos na lang. Gumastos na lang ako kaysa maglakad lang. Mamaya, saan ako mapunta eh. Mahirap na. Kung sa Philippines yun, maglalakad na ako. Madali na makauwi. In regards to lifting, one thing that I would always see when it comes to Nestor, especially in his IG stories, he would always have these two go-to meals when it comes to, I guess, post-workout or pre-workout naman din. If you were to pick between oatmeal and McDo pancakes, and you'd only eat one for the rest of your life. Kailangan mo ba bang tanong ito? Kasi anong sagot mo, bro? Pancakes, bro. Kahit buong araw ako mag-pancakes. Pancakes for life. First off talaga ng McDo pancakes, masarap, bro. Masarap, kahit anong pancakes actually. Kahit yung tiglilimang piso sa kalsada, pinapatas ko. Basta pancakes, maibsan lang yung kaadikan ko sa pancakes. Pero mas ginagawa mong pre-workout or post-workout na yung pancakes? Pre-workout, ha? Pre-workout. Okay. So, paano yung, kasi of course, oatmeal and pancakes, very carb-heavy. Paano yung protein mo recently? Like, sige, how was your protein nung college ka and how are you protein? Nung college ako, wala. Kasi kaya lang ako eh. Kasi hindi pa ako ganun ka, ano nun sa nutrition ko eh. Okay, so, okay. Basta kumakain lang ako, kunyari. Pinipili ko lang yung sa karinderya. Pero hindi ko siya binibilang. Yung ulam. Kunyari, okay. Kung may beef, ganun, tapsilog, or fried chicken. Mm-hmm. Pero unlike ngayon, nung nakaraan, nagpe-prep ako, yun talagang binibilang ko yung food ko. Tsaka may weigh ka na yung everything. Chicken, yung chicken breast, tsaka ground beef, yun, eggs, okay. Whey. Yun lang. Yun lang naman madalas kinakain ko eh, pagka okay. Prep. So I guess this is for the viewers right here. If you were to suggest 2 or 3 budget protein meals, what would they be? And how would you cook them? Yung madali lang. Madali lang. Example, college student. Now, of course, budget-wise, allowance lang yung ano niya. So, budget lang, tapos easy to cook, easy to prepare. Siguro kung lowest budget, paborito ko, tuna tsaka egg. Tuna tsaka egg? Simple tuna lang, and diba? Egg, oh. Century, microwave. Oh, San Marino. Kahit ano, basta tuna. Basta tuna. Yung ginagawa ko, hinahalo ko lang eh. Microwave. Micro? 4 na egg, tapos isang kanin tuna. Tapos kanin. Okay. So, dali lang siya kainin. So, yan ginagawa mo dati, madalas ka nagtutkanin. Oh, actually, hanggang ngayon, pagka yung walang chicken, lalo na nung ECQ, kasi hindi ako makapagluto eh. So, pero syempre, iniiwasan ko palagi kasi ano pa rin yun eh. Yeah. Delata pa din. Pero as kung wala kang... Kung wala ka talaga, yun. Okay. Tuna eggs or oatmeal. Oatmeal, tsaka kung may extra ka, whey. I-mix mo yung... Oatmeal and whey. Okay, that's really good. Parang yun natin yung pinakamadaling gawin na wala pang 5 minutes magagawa mo na. Okay, so din down mo na para tapos na. Oh, tapos na agad. Oh. Yeah, okay, that's mabilis lang. For the people who don't know, I met Nestor 4 or 5 years also ago. This was in a previous gym, Alpha Strength. Alpha Strength naman din. So actually, from that time, 2015, 2016, Alpha Strength up till now, you've visited a lot of gyms, or you've been a resident gym goer for a lot of gyms. So I think from what I know, based on what I've seen in your Instagram, we've been friends naman. You've been to Alpha Strike, you've been to Fitness First, Alpha Strength, you've been to Mike's Gym, and I guess the two branches of Kinetics and Zest as well. Without any pressure, even though we're both wearing Kinetics shirts, without any pressure, which for you is the gym that you found, what's the best gym for you that you've trained in, like the best environment? Best environment? Again, reminding you that you're wearing a Kinetics shirt, I'm also wearing a Kinetics shirt. Ano? Pwede bang i-cut mo muna? Pag-iisipan ko muna saglit. The one that you... let's phrase it into ways. Which is the gym that you... Parang ano ba? May factors ba? Like conveniency, ganun? Hindi, wag convenience kasi madali yun. Madaling sagot yun eh. Yung people na lang. Yung like the crowd... yung crowd na mas ka-vibe mo talaga. Sino yun? Samba. Ano ha, hindi bias to ha. Hindi bias. Kinetics, okay. Kasi since powerlifter ako, syempre mas maganda yung environment mo.
Eh, sa kinetics kasi, like sila Fusho, yung ibang coaches, powerlifter talaga. Mm. So, syempre, mas maganda mag-train dun sa environment na yung mga tao na nandun. Alam din yung ginagawa mo. And ginagawa din nila yung ginagawa mo. Kasi, okay. Syempre, kahit naman ako, syempre, may mga bagay din ako na hindi alam. So, at least, madaling mag-ask ng questions. Okay. Kasi... Sa madaling, kunyari, may form, gusto mong mag-form check, kasi ako nagpa-form check pa rin naman ako hanggang ngayon. Yeah, yeah. So madali siyang madali kang mag-ask ng question kumpara sa kunyari na sa ibang gym ka na yung mga kasabay mo mga strangers eh, hindi naman lahat alam yung ginagawa. Oh, okay. Totoo. So, yun. So sa akin siguro kinetics talaga. That's for the people. Pero in terms of facility? Facility? Parang same lang naman. Parang same lang halos lahat eh. Oh, halos. Pero mas nagustuhan mo talaga yung environment. Oh, syempre. Okay, that's really good. I guess that's what kinetics is really known for naman. Good equipment, great facility, but the people is really what makes it better. Syempre. Naman din. So, from what I remember, when you were lifting in Fitness First, kasama mo palagi si Chester. Chester, si Ange. Si Ange naman din. What was it like? Sorry, for the people who don't know, Chester, fighter rin. That's how you pronounce it, diba? Fighter rin. He's also one of the Philippines' top lifters. Strongest man, multiple gold medals, both in strongman and in powerlifting. Really, really accomplished lifter. But now, both Chester and Ange have moved to Canada naman din. So if ever I get them on the show, it's gonna be through video call naman din. But how was it like to train with Chester almost every day or like 5 or so times a week? Every day, lagi kami magkakasabay. Maganda, lalo na pag yung... Kasi aminado naman ako mas malakas si Chester sa akin dati. So mas gusto dati? Ko... Dati? Ngayon, mas mataas na yung buhat ko sa kanya konti. Konti lang, Pero syempre, mas mabigat kasi ako sa kanya. Pero true, okay, para sa akin, mas malakas pa rin siya talaga kasi kung Wilkes lang yung... Yung relative, mas malakas pa rin siya sa akin kasi mas magaan siya eh. I mean, dati kasi gusto kong sumabay sa kanya. So, kasi hindi mo lang ganun kataas yung buhat ko before. So, mas na-challenge kasi ako mag-train pagka yung kasabay ko, alam kong malakas sa akin. Kasabay mo yung the best in the Philippines, diba? Oo, tsaka basta kahit iwan ako dun sa kasama ko, mas na-challenge ako mag-train ng ganun. That's kasi true. Gusto kong sumabay sa kanila lalo dati. Kasi nung bago pala ako sa Alpha, as in... Supot pa yung buhat ko. Okay. I mean, sa standards ko, supot pa yun. I mean, so, compared to where you are right now. Compared ngayon. Really sobrang different. Laki ng difference. Kaya yun. Tsaka masarap kasi may kasabay ka, lalo na pag marunong na din yung kasabay mo. Kasi parang mas naging critical ako sa training. Yeah. Nung kasabay ko sa Chester. Mas intentional ka na sa mga natin. Oo, kasi sure, pag may mali ka, pa-point out mo. Kung may mali siya, pa-point out mo din. Okay. At least mabilis mo maayos yung mga ano, kung may mali ka sa technique, ganun. At least alam mo, watchful eyes yung yun yung maganda pag and you'd also do the same naman for him though. Same lang naman kami, so it's really nice, it's really important to find a good training partner. Kung kaya mo makahanap ng training partner, mas the best, mas maganda the best yun naman yan eh. Okay, so lalo na kung same kayo ng goal, syempre. Powerlifting pa eh. Actually, since your numbers were pretty close, I guess may friendly competition din. Syempre alam niya yan. Kahit sa side lateral race tayo pag competition sobrang competitive kong tao kahit ito ng mga Chester sa lahat ng bagay. low-key sobrang competitive ako, hindi lang halata, hindi ako nagsasalita, pero kay Chester mayari nagda-dumbbell siya ng 20 pounds biceps, sabi natin 15 reps, hindi ko sasabihin gagawin ko 16. Yung mga ginagawa ko sa utak, mag-one-up mo siya, kailangan 16 gagawin ko. Well, alam ko, ganun talaga ako eh. Okay, so you, Chester, and I think 4 or 5 more individuals in the Philippines have finally breached the 300 kilo deadlift mark naman din. Eh, okay, 6K, no? Mga 6 or 7. 6 ata, Okay, how long did it take you to lift 200 kilos to 300 kilos? Matagal. Tagal na, no? Long process. Matagal ako nag-plateau sa 255. 255? Oh, so what helped you break through that plateau of 255? Siguro, malaking factor yung sa programming eh. Sino yung nag-program sa'yo? Ikaw ba? Nung nag-300 ako, ako lang yun. Self-coached. Pero nakakatawa kasi yung ginamit kong program nun, libre lang sa internet. Libre lang? Okay. So, tinik ko lang siya ng sobrang konti. Kasi parang hindi ko siya kayang yung volume niya, parang masyado mataas sa akin nung first 3 weeks. So, sabi ko parang hindi ko siya kayang i-hold ng susunod-sunod pa. Mm. Kaya medyo binago ko siyang konti. So, yun. Free program lang yun. Kaya... wala kayong excuse. Well, there are a lot of good free programs. Marami namang good na free programs, actually. That's true. Ang
napapansin ko lang kasi, siguro sa iba, lalo na yung mga baguhan, mahilig silang mag-jump from one another. O yung 2 weeks lalo lang. Lalo na pagka tapos, bago pa lang, pag binakitang bagong uso, uy, bago to, ginawa ni ganyan yan, gagawin ko rin. Yeah. Eh, dapat pang program kasi gagawin mo, sobrang tagal talaga. Para... yung commit ka talaga sa program. Magko-commit ka talaga kasi kung gagawin mo lang siya kahit 12 weeks, actually kulang pa yun eh. Mm, exactly. Parang ano lang yun eh, parang assessment lang yun 12 weeks eh. Yung susunod na cycle mo, dun mo siya dapat talagang i-adjust yung mga kailangan mo. That's true naman din. So I guess that's good advice for you guys if you're begin. Actually, not doesn't apply to beginners lang naman din. Hanggang advanced naman din. Whatever program that you saw online or whatever program that your coach actually gives you, do commit to it. Because if you don't, sayang naman din yung effort ng coach, sayang naman din yung effort mo to actually lift it. If you're gonna go, example, kung 16-week program yan, tapos nag-give up ka na sa week 3, kasi akala mo, this akala other mo. Program will do you better. Yun din, nag 3 weeks in ka na, commit all the way, so that's when you're gonna be able to see the progress naman din. When, since you are very well-educated yourself in regards to lifting, when do you plan to be consistent with a coach na lang din? Like, for a coach to coach you all throughout na lang? Ngayong last prep nagyun may coach ako last prep kaso since na-cancel ngayong competitions due to pandemic. Pero ngayon nagte-train na ako ulit, so parang second week ko na to ulit sa kanya under a coach. Pero nag-train na kami before parang 8 weeks bago eight nung weeks. lockdown. So 8 weeks kayo tapos nagte-train na kami ng 8 weeks tapos magpi-peak na dapat ako sa competition. Pero kaso, of course na-cancel. So yun, kinancel ko muna yung ano sa kanya. So yun, hopefully magtuloy-tuloy ako sa kanya kasi gusto ko din talaga dati may coach na talaga ako. Yeah. Kasi parang it's better naman din eh. Oh, so mas maganda. Tsaka yun, yung gagawin mo na lang ibibigay niya eh. Hindi ka na mag-iisip. Hindi ako mag-iisip. Nakaka-stress kasi pag ako yung nagsusulat. Totoo, yung bring, oh shoot, change ka. Parang na pagka tsaka ano, pagka yung ikaw yung nagsusulat usually, pag yung kunyari bad day mo, parang babaguhin mo siya on the go eh. Yeah, yeah. Minsan hindi ka na nag-i-stick dun sa goal mo. Unlike pag may coach ka, hindi mo siya pwedeng baguhin basta-basta na. Kunyari, makinig ko na lang. Porque, shit, ang lakas ko ngayon. Mag-2-rep max ako. Unlike pagka may coach ka, syempre, naka-guided yung gagawin mo. Yeah. Talagang susundin mo lang ibibigay niya. Oh, tama. So, example, we mentioned a while ago that there are a lot of great free programs. But nonetheless, as great as those programs are, may one-up ka talaga if you really get a coach. Because that coach will be able to see what benefit or like what your weakness is, how to work on it, your strengths, etc. It's just, and you don't have to think. Oh, like, hindi ka na mag-iisip. That's because for a long time I was also self-coach, but then I wanted Raymond, the guy in the previous video, I wanted him to coach me because I knew that he was going to help me get my goals at that time. So of course, it's always better to get a good coach naman din. But for those people who want to self-educate, anong resources yung ma-recommend mo? Example, sinong YouTube channel or may books ka bang ma-recommend sa mga tao? Sa books, marami sa ano eh. Kung ano ba yung binabasa ko before? Yung mga sa Lift Vault. Lift Vault? Ah, Lift Vault. Yeah, that's a good Lift one. Vault. Kung dun, may maraming programs dun na free. So, basahin nyo lang sa mga articles. Hmm. Well, usually, yung lamang ginagawa ko dati, T-Nation. T-Nation. The good old days. Sa All Things Gym. Yan yung mga parang foreigner resource ko lagi na nagbabasa ako dun madalas pag wala akong ginagawa. Siguro sa YouTube. Oh, sinong channel gusto mo? Channel, Na-mention mo dati si Brendan Tietz ba yun? Brendan Tietz. Tietz. Sorry if I pronounce it wrong. Ewan ko lang kung parang nawala yung YouTube niya eh. As in, nawala yung channel. Parang nag-ano kasi siya eh, parang nag-off siya sa social media. Pero isa yun sa mga channel na sobrang dami ko natutunan. Actually, yung last na prep ko, last two preps ko, yung sa Malaysia tsaka yung dito sa Philippines, yung free program niya yung ginawa ko. Yung so, template niya. Five days siya, ginawa ko 4 days. Binago ko lang siya. Tapos may mga binawasan lang akong konti. Yun lang. Tapos sino pa ba yung mga reliable source? Yun lang naman siya madalas pinapanood ko. Ibuod kay Russell Ori. Grabe yun talaga si Russell. Pag gusto mo motivation yun, manood ka kay Russell Ori. Nakita mo yung recent passion niya? Oh! Crop tops lang. Ay, ikaw, do you think you'll be... No! Then why not? Hindi ko kaya. Wala lang akong abs eh. Kung meron siguro, pwede. So, you've done weightlifting, you've done strongman, you've done powerlifting. Kailan ka na magpa-bodybuilding? Actually, plano ko yun. So, seryoso yung plano? Oh, seryoso yun. Pero matagal pa. Ang plano ko kasi, gusto ko sana pag naglaro ko, yung may malayo na laban, na powerlifting. Yung talaga. Tapos, ayoko kasi nung mag... Actually, matagal na ako naiyaya kasi yung mga roommates ko, mga physique na ano, bodybuilder, yung mga kasama ko sa bahay. So, mga close friends ko yun. Matagal na nila ako sinasabihan. So,
sabi ko, soon, magaganyan din ako. Yeah. Soon. Okay, wow, you can see that, Nestor. Tsaka, pangarap ko din makita yung katawan ko na, ano, yung tuyo. Actually, astig, eh. I was gonna show everyone this because there's some photos that I got from your Instagram. Hello? That I won. Ito, I'll flash this on the screen. Ano, magiging ganda. Ang tagal na yan, eh. Ano pa ako yan? High school pa ako yan. 2015, bro. Grabe yung filter, bro. Ay, filter ba yan? Kano ka lang. Filter lang yan, Paps. Ang tagal na yan. Ano, ay, eh, nung nasa ano ko, Paps, Philippine team ako yan. Okay, pero yun, anong weight mo dito? 81. Mga like low 80s. Anong weight mo ngayon? Ngayon? 95, 96. Okay, wow. Off-season weight ko. Okay, so when you do physique or bodybuilding? Payat ko yan, Paps. Mukha lang akong malaki dyan, pero ang payat ko niyan. Compared to... Oo. Para akong ano, basta ang payat ko niyan, itura ko yung... Pero rip ka naman din. Again, hindi. Puro kasi ako takbo nun eh. Puro kasi kami takbo before. Eh, weightlifting eh. Oo. Okay, so this is another thing. So, I'm just really showing him his own Instagram photos naman din. Kaninong selfie to? Para kanina to? Para kanina to? Dorm namin. College dorm. Di-delete ko ay, delete. Kanino ka nagpapakit nun? Wala yan. Sa crush ko lang ata yung college. Hindi naman niya ako pinapansin. Shoutout sa'yo. Pwede mo pa ako ipi eh. Ano, cut mo yun ha? Okay, Joke lang yan. Sa dorm yan. Sige, name drop natin. Ang panel niya. Wala. Bawal. Baka mapanag niya. Yari ako. We actually got to talk about a lot already so you guys are more familiar with Nestor already. Okay, so one guy that really wanted a shout out is Mr. G. Rodriguez naman din. How did you meet G again? Sa group lang yun eh, sa yung Pinoy Bodybuilding. Kung alam mo yung group sa Facebook. Hindi ako familiar dyan sa group. May group kasi before sa Facebook na parang fitness related. Tapos okay. Oh, doon, gumawa lang siya ng group. Tapos, I was talking to him the other week eh. Kasama ka sa start ng group, yung nagsimula badass. Pa lang yung badass pa lang din. Okay, really, really good naman din. Actually, like, sorry nga, because Nestor a while ago, we were lifting, he was wearing the socks. Badass socks and really, really good socks. So I know it's weird that we're gonna be recommending a pair of socks. Shout out. I swear, if you deadlift, and of course, everyone knows the pain of the bar going up against your shins, I swear, get the badass socks. Nasale pa sila ngayon? Alam ko na nasale sila. Okay, ano yung discount code mo? Wala eh, G. Magbigay ka naman discount code. But anyway, so I guess that's all we have for this show. Thank you, Nestor, for joining this. I'll leave it the links in the description naman din. But what's the name of your streaming channel again? General, yung letter A, number 4. Number 4. Tas same lang din sa YouTube ko, General din, ganun lang. And then if people want to see your artworks, where they can find, you have an Instagram account. May separate Instagram ako for artworks ko. Nestor Colors. Nestor Colors. And then your personal account is? General_Redulla. General all the way around. Okay. Everyone, that was Nestor Redulla, one of the Philippine stop lifters who's also a great colorist, who's also an anime lover, who's also a video game lover, and above everything else, he's also a cat lover. Yeah. That's something we weren't able to talk for about. Life. Cats for life. All right. Thanks, Nestor. Say bye to the channel. Bye bye. Subscribe to Fu Show.